pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang nagagamit ng wasto ang Pokus ng Pandiwa sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Bago tayo dumako sa ating aralin, ay atin munang alamin kung ano ang pandiwa. Ang pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Ano naman ang ibig sabihin ng Pokus ng Pandiwa? Pokus ng Pandiwa. Ito ang tawag sa relasyon ng pandiwa sa simuno o paksang pangungusap. Ang iba't ibang pokus ng pandiwa na ating tatalakayin ay pokus sa tagaganap o aktor, pokus sa layon o goal, pokus sa ganapan, at pokus sa gamit o instrumental. Pokus sa tagaganap o aktor. Ang pandiwa ay nasa pokus sa tagaganap kapag ang paksa ay gumaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Iba pang halimbawa. Pokus sa layon o goal. Ang pandiwa ay nakapokus sa layon kung ang layon ay ang paksa o binigyang diin sa pangungusap. Ang gumagawa ng kilos ay nasa bahagi ng panabuli. Iba pang halimbawa. Pokus sa ganapan. Ang pandiwa ay nasa pokus ng ganapan kung ang paksa ay lugar o ganapan ng kilos. Iba pang halimbawa. Pokus sa gamit o instrumental. Ang kasangkapan o bagay ay ginagamit upang maisasagawa ang kilos ng pandiwa ay siyang paksa sa pangungusap. Iba pang halimbawa. Panuto. Tukuyin ang paksa at ang pandiwa sa pangungusap at ang pokus ng pandiwa. Ng bilang. Ang ilog ay pinaglaruan ng magkaibigan. Pangalawa, ang selos ay nanahan sa puso ni Nenong. Pangatlo, ang magkaibigan ay nagkaunawaan. Pang-apat, ang paliwanag ay hindi pinakinggan ni Bisoy. At panlima, tinahanan ni Dolor ang kagubatan. Tandaan mo na ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos o galaw. Ang apat na pokus na pandiwa na ating tinalakay ngayon ay ang pokus na tagaganap o aktor, ang paksa ang tagaganap ng kilos o pandiwa, pangalawa, pokus sa layon o goal, ang gumagawa ng kilos ay nasa bahagi ng panaguri. Pangatlo, pokus sa ganapan. Ang paksa ay lugar o ganapan ng kilos. At panghuli, pokus sa gamit o instrumental. Ang kasangkapan o bagay ay ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa ay siyang paksa sa pangungusap. Handa ka na ba sa maikling pagsasanay?